viewers, so maraming salamat dahil napadali kayo dito sa aking YouTube channel. So, pero bago yan, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Nicolas Escarizosa Jr., isang mag-aaral ng automotive dito sa Bukidnon State University. So ngayon, ang mga video na aking gagawin ay tungkol lahat sa automotive. So ngayon, ito yung episode 1. So magbibigay lang ako sa inyo ng overview sa episode 1. So sa episode 1 ng ating mga gagawin na video, ito yung basic and advanced electrical wiring ng sasakyan. Kung saan malalaman natin kung paano nga ba magamit ng headlight, park light, signal light, yung sa may hazard, yung reverse, wiper, at saka yung horn. So, dito natin sa episode na ito, malalaman natin kung paano nga ba siya lahat ikakamit. So, ituturo ko ito sa inyo in step-by-step procedure. So, pagkatapos dyan, pag alam na natin kung paano magbasa ng diagram, kung paano natin i-connect yung mga wirings, ay pupunta naman tayo sa troubleshooting. Kung saan, mag-troubleshoot tayo, bibigyan natin ang problema at ang ibibigay din natin is yung mga kadalasang problema ng mga lighting ng sasakyan. So, at pagkatapos din nun, ay doon tayo sa real na vehicle. Sa totoong sasakyan talaga, gagamit tayo ng mga bagong sasakyan, yun ang ating doon tayo mag-troubleshoot. Para yung mga nalaman natin sa mga video is ating ma-apply sa real na vehicle. At sa huling yugto naman ng episode na ito ay magbibigay ako ng mga reviewer sa inline sa electrical system. So, kuha tayo ng mga expert na sila ang may alam kung ano ba nga yung posibleng lumalabas sa mga entrance exam kapag tayo ay nag-apply ng trabaho sa kumpanya. Kasi may mga kumpanya kasi na bago ka ma-hire is meron muna silang entrance exam. So yun, at kasali din yun sa video na pag-uusapan natin. Kukuha tayo ng expert, maghihingi tayo sa kanilang advice at papakita ko sa inyo kung ano nga ba ang mga kadalasan lumalabas sa entrance exam kapag tayo ay nag-apply sa CASA o dun sa mga car company. So ngayon, ipapakilala ko muna sa buong episode na ito, ito yung ating mga gagamitin. So unang-una, itong libro na ito. Ito yung libro na gawa ni Serene Chavez na ito yung Instructional Trainer Manual for Automotive Lighting, Car Alarm, and Central Locking System. Kung saan dito lahat nakapaloob ang basic at saka advanced na electrical system ng sasakyan. So, dito tayo kukuha ng guide at nakalagay din dito yung step-by-step procedure at ito yung ituturo ko sa inyo. So, ang susunod naman is yung ating trainer model. Mock-up kasi dito tayo kukuha ng theory at i-actual natin sa ngayon para mas lubos talaga na maintindihan. So, papakita ko sa inyo ang ating gagamiting trainer model. Ito ngayon yung gagamitin natin sa buong episode ng video na ito. Ito yung invention ni Serene Chavez, yung inventor dito sa Bukidnon State University, kung saan dito na lahat makikita ang kung ano yung nasa sasakyan at siya rin ang nandito. Ngunit mas madali lang ito kasi mas makita mo talaga kung saan nakakonect yung wire. So, halika, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang lahat ng lighting system ng sasakyan. At ito ay nilagyan ko na ng connection. Pero sa mga video natin, ipapakita ko sa inyo ang yung step-by-step procedure. So, ito ay overview lamang. Okay, so ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay una yung headlight. Okay, so switch on natin. So, yan yung headlight. Diba? Okay, headlight. Ang pangalawa naman ay yung park light. So, park light. Okay, yan yung park light. So, dito rin sa likod, makikita nyo rin dito yung meron din itong park light. So, para talaga siya nasa tunay na sasakyan. Kaso nga lang, mas pinadali at mas madali siyang pag-aralan. Sa susunod naman is yung ating signal light. So, ito yung switch ng signal light. Okay? Yan. So, signal light left. Yung pati sa harap. Okay? At signal light right. Okay na. So, sunod naman is yung horn. Ito yung horn.
yan yung horn at yung hazard. Yung hazard, yan. Yan yung hazard. Sunod naman is yung brake. So, papakita ko sa inyo ngayon yung brake. So, ito yung brake. Ito yung switch ng brake. Okay, yan. Ito yung brake. Ito yung brake light. Sunod naman is yung reverse light. Okay, so, napansin nyo, tumutunog siya. Ito yung mag-horn. So sa mga video ko, isa-isahin natin ito kung paano nga ba mag-connect at mag-troubleshoot. At ngayon, pupunta naman tayo sa troubleshooting. Pagkatapos natin mag-troubleshoot dito, pupunta naman tayo ngayon doon sa real talaga na nasasakyan. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung gagamitin natin. So sa real troubleshooting naman sa sasakyan, ito yung gagamitin natin. Ito yung Mitsubishi 2020 Mitsubishi Mirage G4. So binigay ito ng Mitsubishi sa atin dahil sa kanilang Skotaya program. So, bago ng lahat, magpapasalamat muna ako sa Mitsubishi Motors Philippines Corporation sa kanilang Skotaya program kung saan isa yung Kinon State University na beneficiaries nito. At dahil sa kanilang partnership, yung Mitsubishi Motors ay nag-donate ng isang unit ng nasasakyan. At ito yung brand new na 2020 Mitsubishi Mirage G4. So, para lang talaga mapag-aralan sa mga estudyante. Para yung mga estudyante ay hindi lang sila nag-aral sa mga luma na sasakyan, kundi meron na rin mga bagong sasakyan na pag-aralan nila para makapag-compete na tayo dun sa industry. So ngayon, nagpapasalamat din ako sa Bukidnon State University dahil sa kanilang effort na para makuha itong unit. Ito, isang napakalaking tulong ito para sa amin ng mga student kasi hindi lang kami natututo sa mga lumba, kundi dito na rin sa mga bago. So sa pamamagitan niyan, makakasabay na kami sa mga modern na mga technology. At nagpapasalamat din ako sa Automotive Technology Department dahil sa kanilang quality education. So maganda talaga yung kalidad ng edukasyon dito sa automotive kasi nga dito ayon ng equipment at mas madaling matuto ang mga estudyante dahil sa mga invention ni Sir Rene Chavez na kanyang pinapagamit sa mga student. So ngayon, so sa video natin is mag-troubleshoot tayo. So ito yung gamitin natin. So i-check muna natin kung ito ba ay gumagana. So una is, ito din yung headlight. Okay, so headlight siya. Okay, high. At low. Okay, so ito naman yung signal light. Okay, signal light left. Light right. Okay. So, nakapark na siya. Okay. So, ngayon yung kanyang horn. Okay. So, functional ito lahat. At idadagdag pa natin dito yung kanyang power window at saka yung car alarm niya at saka central locking. So, sa kabuuan ng episode na ito, matatalakay natin yung lahat. Kaya, kung gusto mong matuto ng mga basic na elektrikal ng sasakyan, paano mag-troubleshoot sa mga luma o sa mga bago, ay mag-subscribe at i-click nyo na ang notification bell para updated ka sa susunod kong video na i-upload. So, disclaimer lang po, ang mga video po na aking gagawin ay para sa mga gaya ko na estudyante ng automotive technology at sa mga gusto matuto ng automotive technology at saka yung gusto matuto ng mga basic at saka advanced ng mga na wiring or electrical system ng sasakyan. At kaya po naisipan ko na gumawa ng mga video na ito para din para sa mga kagaya kong mag-aaral para matulungan sila dahil nga sa kasagsagan ng pandemya ngayon at ay walang face to face. At para na rin may bahagi ang aking kunting kaalaman dito sa automotive. Dahil nga sa pandemic, yung COVID-19, ay wala tayong face to face at bilang estudyante na gaya ko, napakahirap po para sa amin yung walang face-to-face kasi sa field namin, more on actual talaga. So, mas madali kaming nakakaintindi kapag nakikita talaga namin yung aming ginagawa. Pag puro theory lang, ay although may natuturan kami, pero limited lang talaga. So, ito yung naisip ko na paraan para makatulong sa mga kapwa ko, estudyante, at maibahagi naman yung aking kunting kaalaman. So, ang content po ng video na ito ay base lang po ito sa aking mga
natutunan sa aking mga napag-aralan at sa mga expert na aking kinukunan ng advice at doon ang mga hihingi sa kanila ng iba pang informasyon. Yun lamang po at maraming salamat.